diba? Ako ulit ang operation manager ng YT40. Ngayon po ang ating review for today. Kasama po si Miss Jonah. Itong ating 125cc-5. Miss Jonah, paki-invite naman sila. Subscribe yung ating YouTube channel. Hello po sa mga ka-YT40 natin dyan. Sa mga sumusubaybay po sa ano, huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa ano YouTube channel. YT40 ATV Influencers. Ayan po, kasi nasa 1,000 subscriber na rin po kami. Kaya at nagpapasalamat po kami sa mga taong mananatili, nagtitiwala at sumusubaybay pa rin po sa ano. Ayan po, subscribe lang po kayo. Don't forget to watch and like and share po sa mga Guys, itong ating topic for today, itong ating delivery rin, itong ating ATV 125cc dash 5. Ito naman po ay hindi naman bagong model. Hindi naman po siya bagong model. Ito po ay almost a year na rin namin ino-offer. Ngayon po, updated po ang ating nabibigay ng specification. So now, on November po, no? November 2021, ito po ang aming review. Kasi, minsan po, nagbabago po yung kanyang specs. Minsan po kasi may mga kailangan baguhin. At kaya, nireview po natin updated yung ating mga ATV. Ms. Jonah, saan ba ang ating warehouse? Okay po, ang ating warehouse po is matatagpuan dito sa Pantid Puno sa Masayulgar. Actually, katabi lang po namin mismo yung Shell gas station. As yung mismo father po. Kaya pag nakita niyo po yun, yung mismo padar na yun, makikita niyo po agad yung white gate number 111. Pasukin lang po ninyo at ito na po matatagpuan niyo po ang anong warehouse. Ayun guys, pumasya lang kayo dito. Pwedeng nyo i-test bago nyo bayaran itong ating mga ATV. Kung gusto nyo i-check ang iba't-ibang klase ng model ng ATV, meron po ito yung mga ATV. Kaya may kita niyo po yung aming ATV. Meron din po kami mga 4x4 na ATV. Then, ATV. Is coming 2022, magkakaroon na po rin po kami ng mga iba't ibang klase ng 4x4. Abangan nyo po yan, pati mga 4-seater na ATV. Magkakaroon na rin po yan, is coming 2022. Then, punta po tayo dito sa ating 125cc dash 5. No? Reviewin po natin. Konting review, no? Ito po kasing 125cc dash 5. Ito po yung mga, unahin po natin mga concern kadalasan po dito sa ating 125cc. Kasi po ang mga 125cc po natin is single seater. Single seater po siya. Hindi po siya double seater. Ang capacity lang po kasi niya is 100 kg or maximum of 120 kg. Kaya halos single seater lang po talaga siya. Kaya minsan po, halimbawa, yung mga under chassis po niya, tulad ng shocks, once po na may nakaangkas, siyempre po, nasa dulong-dulo na siya banda, medyo nami-misalignment po yung ating shocks. Nami-misalignment or yun na po, masisira na po siya. Kung talaga pong gusto ninyong paangkasan itong ating 125, kailangan po ay inyong i-upgrade yung kanyang shocks. Yung nga lang po, once po na ina-upgrade po natin yung warranty po kasi nun ay maaari ng mag-uwi. Kasi ang 125cc po talaga natin is design lang po talaga as single seater. Isang pasahero lang po. Hindi po siya for ano, double seater. Yung po minsan nagiging concern dito sa aming 125cc once po na ginagamit natin as concern. Kaya ganun lang po kasi yung shock niya kasi design lang po siya for 100 single capacity, 100 kilogram user, no, yung gumagamit ng ating ATV 125cc dash 5. Any 125cc po namin or even 150cc single seater lang po talaga. Kasi yun na lang po kung gusto mo talagang i-upgrade para maging double seater. Yun na po, pinasabi sa inyo. Kailangan nyo pong i-upgrade yung under chassis niya. Kasi minsan, katawag po sa amin, sir, at ganun po, nasira po yung shocks.
siyempre, hindi naman po namin alam kung bakit, no? Maaaring, siyempre, sasabihin po namin, pinaangkas sa lumihan, o ano. Siyempre, kami po ay nagpapaalala sa mga kumukuha ng aming unit, 125cc-9, 125cc-1, 125cc-5. Itong model po kasi na to talaga is single-seater. Kaya yun nga po, hindi rin po siya kasi sakop ng warranty natin, yung ating mga shocks. Hindi po siya sakop ng warranty. Ayan. Kaya kung gusto niyo po talagang gamitin for heavy duty load, kailangan niyo pong i-upgrade yung under chassis na yung pangkilalim. Sa pa pong nagiging concern natin, minsan po, itong ating panel. Ito po is manual panel. Yeah, dito po marinig. Ito po is manual panel. Kaya ito po ay huwag po nating ibinababad talaga sa ulanan. No? Huwag po nating ibinababad sa ulanan. Yung pa po yung isang nagiging concern, tumatawag po sa amin. Ito pong manual panel, medyo hindi po masela. No? Pero yung digital panel, tulad ng nasa 125cc-9, medyo digital po siya. Medyo maselan po talaga. Kailangan po yung mga digital panel hanggat maaari. Ay huwag po natin iiwanan makababad sa ulanan. Okay lang kung nababasa, pero iba pa rin po kasi yung nababad maghapon sa ulanan o sa tubig. Kaya mas maigi po yung mga ating ATV, isilong po natin. Huwag po natin ibabad sa ulanan. O takpan po natin itong ating portion dito ng panel gauge. Yan po yung mga nagiging concern. Sinasabi po namin, yung mga nagiging concern dito sa ating ATV. Isa pa pong mga nagiging concern na naibigay sa amin is yung battery. Yung battery po. Lalo na po kung ginagamit mo sa gabi, malakas po siyang kumonsumi ng kuryente, yung battery po i-upgrade po natin. Kung gusto po ninyong medyo maiwasan natin yung pagka-low bat kasi wala po itong emergency start. Wala po siyang emergency start. Electric starter lang po, no? Or baterya lang ang kanyang magpapa-under sa kanya. Kaya sa mga gusto mag-upgrade, yan, tulad po ng aming tulad ng aking sinabi, palitan lang po natin ang mas upgraded ng mga baterya para yun po ay self-customized na po, so self-upgraded na para yung unit natin mas maging maayos pag ginagamit po natin. Yan po yung mga nagiging concern. Po doon, wala naman po sa engine, wala naman po kami nagiging problema sa mga nakakabili sa amin. Okay naman ang engine. Meron lang isang beses, siguro napasukan po ng tubig, yun lang naman po. Pero sa mismong makina, wala naman po kami nagiging problema. Sometimes sa carburetor, napasukan po ng tubig. Yun lang naman po, nagiging minsan concern. Pero major concern sa mismong makina po, wala naman po tayo major problem. Eko, bali, tapos po tayo dito sa ating reviewin po natin itong ating unit. Ito po yung 125cc-5. Pareho po yan. Ito po is manual, semi-automatic. Meron po itong 1, 2, 3 na gear. Ito naman po is fully automatic. Reverse, forward, and neutral. Yun lang po siya. Like po kasi itong isa natin, may semi-automatic. Kaya meron po kayong pagpipilian kung gusto nyo automatic o semi-automatic. Yan po yung pagkakaiba lang. Itong ating dalawa. Mostly, wala naman na pong ibang pagkakaiba. Tungo po tayo sa exterior. No? Itong exterior po, unahin natin. May kita nyo, both naman. May bumper siya. Yung ilaw, kita nyo. Ball type po siya, LED type. Ilaw po niya. Yung kanyang pinaka cover or pinaka ano po, plastic po yan. Plastic po siya. Yan po yung kanyang pinakaunahan. May kita niyo po sa mga. Dito po sa tagiliran. May kita niyo po yung tagiliran naman niya. Andyan po yung kanyang stepboard. Bakal po yan. And then yung plastic. And then, ito, yung gilid ko, yung fender, plastic din naman po yan. Yan po yung makikita. Dito makikita nyo po, no, meron po siyang handle cover dito. Ito pong isa, wala.
Sa mga sa mga kumukuha po kasi mga ETV sa amin, ito po ay totoo lang, freebies na lang po ito. Kung meron po kami stock, wala pong problema, ibibigay po namin sa inyo lang dito itong ating handle cover. Pero sometimes po, wala po talagang dumarating. Kaya yung isa, makikita niyo po, wala po siyang handle cover. Wala po sa likuran. Wala naman po kayong gaanong makikita dito kundi itong ating reflector. Ito, reflector lang naman po ito. And then, bakal po na support bumper dito. And then, under chassis naman po. Check po natin yung ating under chassis. Sa unahan po, swing arm po yan. Makikita nyo, swing arm. Up and down, dalawa po yan. And then, shocks. Ito po ay drum brake lang. No? Drum brake po ito, hindi po ito disc brake. Ayan. Makikita nyo po, ito is drum brake. Hindi po siya disc brake. And then, ito po ay tie rod end lang. Mga tie rod end. Po. Yun po yung kanyang pinaka under chassis. Left and right naman po yun. Left and right. And then, dito po sa ating mga bandang likuran. Makikita nyo naman po dito sa kanyang bandang likuran is, andito po yung axle, yung kadena, and then yung disc brake, yung preno niya. Single disc brake po ito yung likuran. And then, monoshock. Isang monoshock po sa likod, and then yung tail light, yung maplock. Ayan, nandyan po siya. Then, sa engine naman po, andito po sa bandang gitna. Ito po ay 4-stroke, 125cc, electric starter po. Electric starter. Still, carburetor type pa rin po yung kanyang carburetor. Carburetor po niya is still manual pa rin po, hindi siya FI. Alay kasi yung mga modelo ngayon is FI na. Ito po is manual pa. Then, check po natin dito yung kanyang pinaka-handle po. Check natin yung handlebar. Andito yung kanyang manual panel gauge. Andito po yung kanyang mga brakes. Andiyan po yung mga linya ng ating mga controls. Ito po yung lagayan ng brake fluid sa disc brake. Sa likod po yan. Andito yung mga kill switch, high and low, busina, turn right, signal light. Andito po. As andito po sa bandang ibaba yung kanyang susian. Ito naman po yung kanyang gas. Ang gas po nito is 3 liters or up to 3.5 liters lang naman po. Kahit unleaded or premium, okay lang naman po. Ang ating targa dito sa 125cc. Yun po, no? Bali, naisabi ko naman po, ang pagkakaiba lang nilang dalawa, ito is manual. Ito po is semi-automatic, meron po siyang 1, 2, 3, transmission. Sabihin ko po sa inyo yung advantage at saka disadvantage ng may gear. Ito po kasing semi-automatic, syempre po, kailangan po ninyo itong mag-gear. Pag tayo po hindi marunong mag-motor, kasi ito po iba eh, iba siya eh. Ang mga motor po kasi, once na pwede nyo ibigay, ibigay nyo yung gear. Ito po hindi eh. Kailangan po ito ay mag-slow bago nyo po ibigay yung segunda, and then ganun po, slow, bago po natin ibigay yung transfer. Ipinasok po natin siya ng masyado tayong mabilis, tumatalon po kadalasan yung kadena. Yun po ang nagiging minsang concern dito sa ating 125cc. Yung nga lang po, kagandahan nito, once po na may paahon, pwede po tayong magprimera, pwede po tayong magsegunda. Yun lang po ang kagandahan. Yung nga lang po, kailangan po natin magpalit ng gear. Once po kasi na iniwan natin, halimbawa, primera lang, tumakbo po tayo, open road, maaari po siyang mag-overheat. Kasi hindi niyo po naibibigay ng tama yung gear na kailangan niya para tumakbo siya ng medyo smooth. At saka ito po ay low speed lang. Kahit po ito ay 125cc, ang takbo lang po nito is naglalaro lang sa 40 to. Ganun lang po siya kabilis. Hindi po siya katulad ng mga motor na mabibilis. Ito po ay mababagal. High torque lang po ang ating mga ETV. Matataas po ang kanyang mga torque. Malalakas po ang kanyang karangalan.
lang po ang disadvantage ng ATV sa mga motor na nabibili ko. Ito naman po ating automatic. Ito naman po yung ating automatic. Ito po ating automatic is ito po ay wala na pong gear. Ito po ay forward lang. Ito po ay forward lang and then reverse. Wala rin po siyang clutch. Wala rin po siyang clutch. Same po nito, wala rin po siyang clutch. Pagkakaiba lang ha, yun nga po, meron po yung primera, segunda at saka tercera. Yun lang naman po ang kanyang pagkakaiba. Exterior, interior, chassis, engine, pareho lang po. Pareho lang po ang kanyang specification. Sa price, pareho lang din po ang kanyang price. Ang price po nito is 65,000. Pero pumasya lang po kayo dito sa amin. Pag sure buyer po kayo, bibigyan pa po namin kayo ng konting discount. Yung discount, lalo na kung marami po kayo pupuhain. Nga po, nasabi ko naman yung mga concerns about sa aming 125cc. Ngayon po, meron po kami mga stock. Limited stock lang po ito sa mga check. Marami po kami mga sales nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. Marami po kami mga sales. Pwede niyo po silang kontakin. Mag-ingat lang po tayo sa mga ating mga scammer na mapagsamantala. Kailangan po, once po na magbabayad tayo, sa account lang po ng YP40. Hindi po sa account ng mga sales. Hindi po. Hindi po namin pinapayagan na magbayad sa mga sales. Ang payment po is dito lang sa aming company account or sa mga digital personal account. Yun lang po at sana itong aming video ay makatulong sa inyo sa pagpili ng ATV. Ito po ay good for sa mga sa mga kids. Maganda po ito sa mga kids. Okay, sa mga adult, pwede rin naman po dahil ito ang kadalasang kinukuha ng mga senior citizen sa amin. Yung mga ganitong service, dahil ito po ay mga mababagal lang naman. Hindi kailangan ng lisensya o registry. Hindi po kailangan nila. Kaya madalas sa mga senior citizen, ganito po yung ino-order sa amin. Yana, kung may karanggalan ka pa. Ayan, inulit ko po sa mga gustong magsadya dito sa aming warehouse. Ayan, dito lang po kami sa Angkit Uno, San Mateo, Rizal, katabi lang mismo namin ang Shell gas station. Para makita rin po ninyo, actually, itong ating mga unit na ATV at UTV, ayan, meron din kami available, para matest ride din po ninyo at pwede rin kayo makapamili. Ayan po. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood namin ngayon, ayan, maraming salamat po ulit dahil 1,000 plus subscriber na po kami ulit dito sa aming YT channel na YP4K ATV and Gym Equipment Sales. Ayan, maraming salamat po ulit sa pagtitiwala po ninyo sa amin. Ayan, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Ms. Joanna, ang admin sales. Ayan, salamat guys. Thank you po. Yung aming video, panoorin niyo po yun. Yan naman po ay informative. Salamat po ulit. Ang multi-porting we'll be right back.
location namin. Malapit po kami sa SM San Mateo. Lagpasan niyo po yung SM San Mateo. Shell. Katabi mismo namin ang Shell. Ayan po yung gate. Puting gate number 111. Pumasok po kayo. Nakikita niyo po. Yellow gate. Ayan po ang opisina namin. Uulit ko po. Katabi ng Shell. Iisa po ang pader namin. Huwag niyo pong lagpasan yung Shell. Ulit puting gate number 1111.